Paano gamitin itong Ving card? Okay, ganito. Kapag nasa hospital kayo, bibigyan po kayo ng ganitong Ving card, ang tawag nila dito. Insert mo ito. Pasok mo. Tapos ibaba mo ito. And then tsaka muna hilaan. Hilain mo. Pumasok ka sa loob. And then close mo. Baba mo. So ngayon, dito po sa taas, ang purpose nito for security. Kapag binuksan nila ito, pag may nagbukas, yan, naka-safety po yan. Kahit hihilain niya, hindi siya hindi niya mabubuksan yan. Ang pwedeng magbukas nito yung nakahawak ng susi. Nakahawak ng susi. Labas muna tayo, i-close natin ito. Yan. Dito sa baba, may key dito, may key. Hindi ko dala ang key. Ang dinala ko lang, yung ito lang ang dala ko. Kasi yung ang humawak nito, yung caretaker. Ang purpose nito, kapag nawala ito, hiramin mo yung susi kay caretaker para makuha mo yung Ving card sa loob. Kapag naiwan mo yung Ving card sa loob, tapos lumabas ka, nakalimutan mo yung Ving card. Pag binuksan mo yan, hindi yan, nakalak yan. Kasi nakalimutan mo yung Ving card. So ang gagawin mo, pumunta ka sa caretaker, hiramin mo muna yung key para makapasok ka at makuha mo yung Ving card. Yan ang purpose nito. Ipasok mo ulit. And then, baba mo. Hilain mo. Ito ang purpose nito. Kung gusto mong lumabas. Kung gusto mong lumabas, i-ano mo to. Ilabas mo to. Yan. Kapag once na nakalimutan mo yung Ving card mo, para hindi na mag-lock. Yan. Kahit isirado mo, hindi yan maglalak. Hindi yan maglalak. Kasi ano, yun ang kagandahan nito. Para hindi maglak. Kapag dala mo ito, yan, kahit iano mo ito, iloob mo yan. Tapos ilock mo. Yan. Tapos, every time na lumalabas kayo, dala-dala niyo ito sa bulsa. Okay, yan na po ang simpleng tutorial. Pasensya na po sa aking explanation. Medyo hindi pa kabisado. Maraming salamat. Subscribe, like, and share. Thank you for watching.